Hello guys, lalagyan natin ng solusyon kung paano mawalan ng amoy ang nabili mong bigas. Alright, so the first step is hugasan muna natin siya ng 3 beses. Minsan kasi pag nakakabili tayo ng rice, mostly yung mga nakapat, hindi naman natin naaamoy sa mga mold or hindi natin yung nati-check siya literally from the inside. Magugulat tayo pag nasa bahay tayo, ay ganito na pala siya. May amoy na pala. May amoy pala yung rice na to. So, guys, please, huwag kayong magtatapon. So, I'm gonna show you or share you kung paano natin siya magagawa ng paraan at kung paano natin siya mapapasarap. Let's do it! So guys, meron akong laurel at meron akong kaperasong luya. So ayan guys, babalatan natin ngayon itong luya. Slice po natin yung luya ng like this. So, it's either patayo, paslan. Kung gusto nyo na rin, dice, wala akong problema. So, ginawa ko lang siyang ganito kasi pati mga anak ko kakain. Baka mamaya, makakagat sila kung ng luya kung gagawin kong dice. Tapos, mawala na sila ng gana kumain. So, ginawa kong ganito. So, it's easy for me to see na may luya kapag kakain na. So, tatanggalin ko agad. So, yan. Then, ilalagay natin siya sa rice, guys. Itong luya. Nyo. Then, lalagyan ko din siya ng laurel o bay leaf. Tapos yan, nahaluin na natin siya guys. Whoa! So, konting salt. So guys, ito, optional lang to ha. Optional lang kung gusto nyo maglagay ng turmeric powder. So since ako meron ako, maglalagay ako ng turmeric powder. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, ayan. So, ready na to guys, isasalang ko na. Para ma-enjoy na natin later. So, wait lang natin siya guys hanggang sa mainin siya. Ayan, binuksan ko na. So guys, the rice is almost ready. So, check natin. Wow, cool. So, patayin ko na.